eto na si Chris Bernal buntis na at nakachikan siya natin dito tayo sa ating Preggy Mommy. At kahapon nagpictorial na nga si Chris, ano? Pero ngayon, yung update lang sa kanya pagbubuntis, December pala niya nalaman na 17, ngayon siguro 18 weeks pregnant na siya. Tapos sinabi nga niya, she had to stop her projects. Yung last niya na yung 10 Little Mistresses sa Prime Video. Hindi pa niya alam yung gender, pero wish niya babae. Yung ano niya. Parang at, si Prince William. Oo, tsaka in fairness, super, yun na nga, gaya nung sinasabi ko na iba rin talaga yung alaga sa ating mga babae dito sa Pilipinas, hindi siya masyado pinagtatrabaho ng mister niya. Pati sa business daw niya. Di ba manegosyo to si Chris? Oo. Ano, ayaw daw siya patrabahuin masyado. Kailangan pahinga lang, magpaganda lang siya. Sa'yo! Ganun daw kasi yun. Kapag maganda at banayad ang yung mga nakikita habang buntis ka, mas madali daw manganak at saka cute daw yung baby. Ay, ganun ba yun? Yun. Paniniwala ng mga Chinese. Pero ito, iba importante yung energy na kalmado ka. No? Feeling ko sa mga nagdadalang tao na nakikinig ngayon, yun ang susi para sa isang magandang pregnancy ay dapat masaya ka. Oo. Yun talaga yun. Choose honestly, happiness. It boils down to that. If you're, but honestly, the anxiety of pregnancy is off the charts. Yung mga tipong hindi mo iniisip, biglang magigising ka sa gitna, sana lima yung daliri ng anak ko, yung mga ganon, di ba? Pero, pagka nakuha mo yung sweet spot na, ay, alam mo yung pag nag-meditate ka, yung zen na akong tawagin, all throughout it will put you to a better place. Pero anyway, eto na, going back to Chris, napag-usapan naman niya kung saan siya naglilihi. Talagang nakakatawa na lahat daw na gusto niya dati, ayaw niya na ngayon. Ay! Oo, tapos yung mga may hindi siya pinapanood dati na pinapanood niya na ngayon, which is basketball, at ito rin pinaglilihaan niya. Watch this. Aside sa asawa ko, feel ko pinaglilihian ko yung asawa ko eh. Pero sabi ko nga, I never got interested talaga sa basketball. Pero ngayon, pinapanood ko lahat ng games ni Luka Doncic. Like, at saka, naging fan ako. Pinafollow ko siya sa social media. Pinafollow ko yung mga fanbase niya na pages. Ang weird! Ako naman, talagang before, talagang hindi ako nanonood. Pero ngayon, talagang ako pa nagre-remind sa asawa ko na may game, ganyan-ganyan. And then, parang gusto ko ng mga Luka Doncic na mga merchandise. Ang weird talaga. Hindi ko talaga akalain na parang may ganun akong fangirling. Alam mo. Aside sa asawa ko, feel ko pinagliligyan. Alam mo na, paglabas ng anak, katipon niya yung sa daddy niya, magka-taste sila. Wow. Kaya may body-body na yung daddy. Congratulations sa inyo.